Alright! Ngayon makabalik tayo sa ating programang pangkalusugan. Siyempre, hanggang alas 12 po ng tanghali po pag kayo po ay nanonood sa ating live streaming video, no, sa inyong mga Facebook account gamit ang inyong mga cellphone, laptop, computer, kahit anong mga gadgets dyan na merong internet connection. Maaari po kayong mag-log on or log in sa inyong mga Facebook account. And then i-search nyo yung aking pangalan, Coach Eddie Mahilom. Andyan po lahat ang ating pinag-uusapan ngayong umaga, live. Ha? At sa mga gustong makisaw-saw, sa mga gustong sumali sa ating usapang pangkalusugan, ay maaari po kayong mag-text sa 0923-530-9293. 0923-530-9293. Uulitin ko po ang aking official cellphone number na ginagamit dito sa ating programa ay 0923-530-9293. Ayan. Alright, ngayong umaga makinig muna tayo ng Balitang Kape na humakot ng maraming awards ngayong last 2019 ang ating Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Dalawang award-giving buddies ang nagbigay parangal sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee bago matapos ang year 2018 na kumikilala sa taglay na benepisyo ng kape. Personal naman na tinanggap ni Coach Eddie Mahilom ang mga awards. Narito ang report. Awards ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee bago matapos ang 2019 na kumikilala sa sarap at benepisyo ng nasabing coffee brand. Katunayan, dalawang award-giving bodies ang nagbigay parangal sa Coach Eddie 10-in-1 Coffee na personal namang tinanggap ni Coach Eddie Mahilom. Binigyang pugay sa tatapos lamang na Elite Leadership Awards 2019 si Coach Ed, kung saan tinanggap dito ang Leadership Achievement in Health and Wellness Consultancy and Premier Antioxidant and Healthy Coffee Brand. Ang awards night ay ginanap sa Soleil Resorts and Casino. Sikat na sikat ang ating produkto, no? Hindi naman sa pagmamayabang. Maraming mga tao ang nagpapasalamat at nasisiyahan sa lasa pa lang. Yung quality, yung efficacy, and then yung kanyang sarap talaga, yung taste ng ating coffee. Yun ang pinaka-advantage natin. Ang sarap, ang sarap niya. And I heard it's also a slimming coffee because it has L-carnitine and I love it. Coach Eddie Mahilom, congratulations. I love your story and it continue to inspire a lot of other entrepreneurs to be like you. Congratulations and it pays to be elite. Tinanghal naman bilang number one premier coffee brand ngayong taon ang Coach Eddie Coffee sa nagdaang Philippine Buyer's Choice 2019 na ginanap sa Sofitel Philippine Plaza. First and foremost, I would like to thank the Philippine Buyer's Choice Awards 2019 for recognizing us in the market. At malaking karangalan and opportunity po ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee na ngayong taon na ito ay sunod-sunod ang ating mga awards na natatanggap. At ito'y isang malaking marketing tools para sa lahat ng mga members, distributors, dealers nationwide at sa mga ano natin, mga centers, mga stockists natin na nagpo-promote ng ating produkto. Ang mga awards na ito na nakamit ng Coach Eddie 10-in-1 Coffee ay patunay lamang sa kalidad ng produkto at sa ginhawang dulot nito sa tao. We will give you the best quality of our product na hindi kayo magsasawang uminom araw-araw. Stay healthy every day. Nag-uulat ito si MJ Mondihar, SMA News. Yun. Thank you, MG. At ngayong umaga ay inaanyayahan ko po kayong lahat na pwede po kayong magpa door-to-door delivery kung gusto ninyo.
No? Ang ating paraan, ang sistema po ay cash on delivery. Sa Bacolod City, punta lang po kayo sa First Banga, Roselon, Barangay Bata, sa likod lang ng Selcor Builders, no? Bacolod City. Or maaari po ninyong i-text si Chubby 0925-862-2103 para sa inyong mga order. Nanay Flor ko sa Victoria City, no, na-receive ko na ang imong text nga ma-order ka sang Bayou Efa kag Vista Capsule. Ay mamaya-maya po i-send ko po sa iyo ang total amount, and then ipapa door-to-door delivery na lang po natin, pa LBC na lang natin, para hindi na po kayo magbiyahe papuntang Bacolod City kasi malayo sa lugar ninyo eh. Victoria City to Bacolod City, malayo yan. So ipapa door-to-door delivery na lang natin, Nanay Flor ko. Okay? Thank you sa pag-text mo sa akin, ha? At Ma'am Terry Bermudez ang Bacolod City, good morning sa imo da. Siling niya gamonitor lang gid ko diri. God bless gid ko. Okay. Coach, naminaw di ay mi kanimo karon sa mani imuhang text. Good morning coach, si Jen di ay ni Tagatisa. As lang ko about sa akong anak na 4 months old na ay nanurok sa iyahang panit na pula nga katul. Sige siya hilak sa kakatul. Ako na ni siya gipa-check up sa doktor, kang doktor oy. Naay girisita nga duha katambal para daw sa allergy nya cream. Mao to nawala pero karon ibalik na pod. Nahadlo ko painom og antibiotic coach, breastfeed di ay ni siya og ask ko unsay bawal nako na pagkaon sa gatutoy ni siya nako na abay naaba kay ma-recommend na sabon para niya. Nakabalo ko nimo tungod sa akong mama og igsuon kay regular customer man ni sila sa imuhang kape. Daghang kaing salamat. By the way, no, may stocks na tayo mamaya before 2 p.m. Darating na po yung ating delivery sa ating kape. Naubusan tayo, sorry ha. Panay ubos ang ating produkto, ang ating stocks. Ngayong taon na ito, magandang ano din yan, no? Pangyayari na palaging out of stocks tayo. Kaya kailangan umorder na kayo, magpa-reserve na kayo. Mamaya-maya po 2 p.m., meron na po tayong stocks available na po ang ating Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Marami-rami din yan, pero kahit gaano kadami, ang bilis maubos, no? Hindi aabutan ng 15 days, ubos na naman. Another delivery. O, kailangan natin ng tunay-tuniladang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee upang lahat ng mga kababayan natin ay makainom at magiging healthy araw-araw dahil yan sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Yan, nakikinig siya. Karoon ng skin irritation or skin allergy o tinatawag nating dermatitis or whatever, basta mga skin problem, no? Rashes, ganyan. Merong sabon na maaari po din gamitin yung Flax Probiotic Soap, ma'am. No, maganda yan sa mga sensitive skin. Pwedeng i-ano yan, i-sabon sa baby, unscented, ang ibig sabihin, walang perfume, ang sabon po natin, yung Flax Probiotic Soap, okay yan sa baby mo, i-try mo yan. At saka, kung ikaw ay wala namang connection kung nag-breastfeeding ka sa baby mo, kung anong kakainin mo, ang tanong ko lang kung meron ka bang allergy din. No? Kasi ano yan eh, kung minsan nasa DNA o nasa dugo na natin kapag ang nanay may allergenic reaction sa mga pagkain, ganun din ang anak. Parang genetic disorder kumbaga. Pero actually ang itong mga allergy or skin irritation, kailangan lang palakasin natin ang ating immune system, no? We have to boost our immune system to fight this what we called allergy. Ang tawag ng mga eksperto dyan ay immunodeficiency syndrome or autoimmune disease or autoimmune disorder na nagiging tawag dito, yung immune system mo ay mahina, ay nagkakaroon ng autoimmune disorder or autoimmune problem. Kumbaga yung immune system mo ay hindi na niya kayang dipinsahan ang sarili mo. Ang ginagawa niya, siya na yung umaatake.
Ayan, nagkakaroon ng tinatawag nating mga allergy or tinatawag nating mga skin irritation. Try po ninyo ang Flax Probiotic Soap. Kahapon may pumunta eh. Sabi yan, san ganda talaga ng Flax Probiotic Soap, coach. Alam mo, coach, ang edad ko ngayon, 85 years old na. Dati-rati, coach, daming tumutubo mga parang mga tagihawat na may mga yung mga whiteheads dito sa mukha ko. Nung ginamit ko yung ano, Flax Probiotic Soap, nawala. At saka kuminis ang mukha ko. Siyempre, number one yung sabon natin. Walang kapantayan. Napakaganda. Sa dinami-dami ng mga sabon na binili ko. At meron pa nga noon eh, yung sa sabon ng ano ng isang American company, 2,500 pesos yung isang pirasong sabon. Kasing laki lang ng Flax Probiotic Soap, 2,500 engineer. Oh, parang hindi mo kayang gamitin eh kasi 2,500 ang presyo ng sabon na 'yon. Pero kung ihahambing mo, i-compare mo sa Flax Probiotic Soap, wala siya sa kalingkingan. Kasi ang Flax Probiotic Soap natin ay napakagandang gamitin dahil organic eh. Organic ang Flax Probiotic Soap. Mag-purchase kayo ng marami niyan. Kasi may libre kayong tatlo kapag dealer ka na, may tatlong piraso kang libre. Pati na yung Skyscrapers Beauty Soap. Tawang nasisiyahan ako nung kahapon din. May lumapit na senior citizen din. Sabi niya, coach, ano nga yung ano, pangalan ng beauty soap natin? Sabi ko, yung Skyscrapers Beauty Soap, sir. Lalaki. Ang sabi niya, alam mo, nagustuhan ng wife ko at ako mismo. Kaming dalawa gumagamit ng beauty soap na yan, yung Skyscrapers Beauty Soap. Ano ngayon, sir? Sabi niya, maraming nagtataka sa amin. Bakit daw kami parang bumabata? Matindi talaga ang epekto ng Skyscrapers Beauty Soap na ito, engineer. Kaninang umaga, ang ginamit ko, Flax Probiotic Soap. O, ano sa tingin mo, itsura ko ngayon, engineer? Medyo, ano no, fresh, no? Hindi lang medyo, fresh talaga, no? Bukas na naman, Skyscrapers Beauty Soap na naman ang gagamitin ko. Mas lalo akong pupugin nito. Kasi na-visualize ko na yan, engineer, sa 2030 or 2060, eh parang mukhang ano pa rin tayo, mukhang 40 or 30 years old. Basta tuloy-tuloy lang ang water therapy, cleansing. Naku, kahapon nag-cleansing ako, engineer. Talagang apat na beses akong pabalik-balik sa CR. Okay lang, talaga. Parang yung nangyayari, engineer, parang nag-diarrhea ako kahapon. Pero after siguro tatlong beses akong nagpupo, uminom ako ng tubig mula sa ating Mount Zion water machine. Medyo ano na, nakalma na siya, no? Kumalma na, neutralize. Maya-maya, pagdating sa bahay, okay na ako. Kaninang umaga, dalawang beses naman ako ng pupo. Siyempre, ang dami nating kinain nung nakaraang Christmas at bakasyon, tapos nagbagong taon, may mga family reunion, nag-birthday pa yung aking mother-in-law, no? Happy birthday nga pala sa mother-in-law ko na. Magandang mother-in-law ko, no? Guwapa gid ang mother-in-law ko. Ang edad niya 78 years old. Never siyang umiinom kahit isang maintenance engineer. Mahilig kumain ng malunggay, mahilig kumain ng gulay, at wala naman siyang pinipiling pagkain, lahat kinakain naman niya, no? May vitamin nga siya eh. Yung vitamin ng mother-in-law ko, ano? Kunting alcohol. Pero isipin mo, 78 years old, walang maintenance. Kaya walang magkakapera sa kanya na doktor or pharmacy. Isipin mo, 78 years old, mamumulubi ang mga negosyante sa mother-in-law ko kasi walang maintenance. Oh, nasa probinsya siya nakatira. Actually, idol na idol ko yung style niya na wala siyang maintenance eh. Eh ngayon, mga 70 years old, ang dami ng maintenance. Oh.
dami ng sangkatutak na mga gamot ang iniinom araw-araw. Tapos gumamit din sila ng triple water filter at saka itong tubig natin. Siyempre water therapy, maganda kasi ang tubig sa probinsya eh. Napaka linis, tapos rich in minerals. Yan talaga ang tunay na tawag dito, ang tunay na mineral water. Yun. Coach Mahilom, good day po. Unsay gamot sa dugay makatulog, Nancy Barwell, 42 years old. Nako, thank you. Alam mo kay itong insomnia, marami kasing dahilan yan eh. 42 years old ka pa lang, hindi ka pa naman senior citizen, eh wala ka pang tinatawag na hormonal imbalance. Ang insomnia, dumadating yan sa mga 50, pag 50 years old ka na. Kasi nagkakaroon ng adjustment yan eh. Yung tinatawag nating hormones ng mga kababaihan, yung estrogen hormones at saka progesterone hormones. Walang Tagalog sa progesterone. Basta mga hormones yan ng mga kababaihan na kapag ikaw ay umabot na sa 50 or 50 years old, nagkakaroon ng changes. Yung pagtulog mo, yung paggising mo, magkakaroon ng pagbabago. Eh siguro naman sa buhay mo ngayon, marami ka sigurong iniisip, utang. Alam mo, sa edad na 42 years old, marami kang iniisip na mga bagay-bagay sa tahanan, sa loob ng bahay ninyo, lalo na yung budgeting, yung financial situation ninyo. Siguro nag-iisip ka rin sa asawa mo o sa mga anak mo o mga magulang mo. So kailangan magiging ang ano ko diyan, advice ko, relax, no? Magre-relax ka. May mga paraan naman tayong natural para sa mga hindi makatulog. Bago matulog, huwag nang manood ng telebisyon. No? Kailangan umiwas ka sa telebisyon. Lahat ng mga kwarto natin, ilabas natin yung telebisyon sa kwarto. Dahil yan ay isang tukso na manunood ka ng telebisyon bago matulog. At kapag ikaw ay nanonood ng telebisyon bago matulog, yung ano mo, yung diwa mo ay gising na gising. Lalo na kapag ang pinanonood mo ay mga comedy or horror. Ipag horror ang pinanood mo, baka bangungutin ka pa, mamamatay ka pa niyan. Ang maganda, kapag papunta ka na sa kama mo o sa higaan, kailangan madilim ang kwarto. Importante madilim. Wala kang makikitang liwanag. Or kailangan ka may cover sa mata. Merong tinatawag nating mga pantakip sa mata. No? Yung mga tinatawag nating eye mask ang tawag natin dyan. Eye mask. No? So, itatakip mo yan sa mata mo, wala ka talaga makitang liwanag. Alam mo, ang ating utak ay nagre-release ng tinatawag nating hormones. Our brain will release hormones once na madilim ang ating paligid. Oh. Ano bang tawag sa hormones na ito? Ang tawag dito ay melatonin hormones. Melatonin. Ito po isang brain hormones na pinoproduce kapag madilim ang lugar, madilim ang paligid. At napapansin ninyo, kapag madilim na, unti-unti tayong inaantok. Or kapag pumasok ka sa kwarto mo, kapag madilim ang kwarto, inaantok ka. Bakit? Naka-program na sa utak natin o parang meron siyang tinatawag na sensor. Alam nyo ba yung sensor? Parang nagde-detect ka agad. Madedetect niya na pag madilim ang paligid, pinoproduce ng utak natin ang itong melatonin hormones na siyang dahilan ng tinatawag nating
makatulog tayo. No? Makakatulog ka kapag marami kang melatonin hormones. Engineer. Then tapos paki ano na yung isa din doon sa mga magandang gagawin, yung ibababad mo yung paa mo sa lukewarm water bago matulog. Maganda po, hindi ka agad-agad umiepekto ka na sa ano mo, sa kondisyon mo. Pero pag yan ay ginagawa mo araw-araw, babad mo yung paa mo sa tubig na maligam-gam or may kunting init at lagyan mo ng isang kutsarang asin. No? Yung tamang-tama lang, huwag naman yung isang balding tubig. Yung tamang-tama lang na ilulublob mo yung paa mo sa tubig. Kasi yung mga skin pores natin, bumubuka yon. At yung asin na nilalagay natin sa tubig ay nag-a-absorb yun ng mga toxins sa katawan natin. Kasi kapag bumubuka yung skin natin, lumalabas yung mga ano eh, mga toxins, nire-release niya. Tapos nang yun neutralize, nagkakaroon ng magandang sirkulasyon. Alam mo ang dugo natin, gumaganda. Ang dugo natin nagsi-circulate yan eh, mula paa papunta sa puso natin. Yan ang circulation. Kapag nakatayo tayo, nakaupo tayo ng matagal, yung volume ng dugo natin nasa paa natin eh. Kapag nakatayo ka ng matagal, ang volume ng dugo mo nasa paa mo. Kaya ang unang-una na magkakaroon ng panghupong or pamamanas or water retention, yung 20 or yung paa natin. Nagkakaroon ng pamamanas kapag hindi makasirculate ng maayos ang dugo natin. Kaya kailangan ang stretching exercise para magandang sirkulasyon ng dugo. So yun ang purpose ng ano natin, ng foot spa ang tawag natin dyan. No? Pwede ring lagyan ng herbal oil, yung therapeutic oil natin. Pwede mong i-mix doon sa tubig para yung mga herbal components ay dadaan doon sa mga maliliit na mga butas sa ating balat at pupunta doon sa circulation ng ating dugo. Maganda kung meron kang tubig mula sa Mount Zion Water Machine. Kapag ang ginamit mo na tubig ay highly oxygenated, lagyan mo lang ng kunting tawag dito, mainit-init na tubig, edi mas maganda. Okay? Yan ang gagawin pa natin? Huwag kang kumain ng mga spicy foods bago matulog. Kasi pag ikaw ay kumakain ng mga spicy food, yung mga maaanghang, ay nagiging gising ang ano mo, buong pagkatao mo, yung diwa mo, kasi papawisan ka eh. Huwag kang kumain ng spicy food. Saka huwag ka rin maninigarilyo bago matulog. Yung iba din kapag umiinom sila, hindi sila makatulog. Meron ding iba pag umiinom, makakatulog. Pero hindi maganda ang alcohol sa mga hindi na makakatulog. Oh. Tapos, ano ba ang mga natural pa na pwede nating gawin upang magkakaroon tayo ng magandang tulog? Yung pag-expose ng ating katawan sa araw. No? Alam mo, ang araw, walang vitamin. Walang vitamin ang araw. Mali yung mga sinasabi ng mga guru natin sa elementary na may vitamin ang araw. Wala. Walang vitamin sa araw. Now, ang sunshine o yung sikat ng araw ay kailangan ng ating katawan, ng ating cholesterol level. Kapag tayo po ay na-expose sa init o sa sikat ng araw, sa umaga ha, hindi yung sa tanghali na. Kasi yung init ng araw sa alas 9, ha, pataas, ngayong oras na ito ay hindi tayo ligtas dyan. Hindi safe ang init ngayon. Lalo na sa
panahon natin na napakanipis na ng ating ozone layer, no, hindi magandang magbibilad sa araw ngayong panahon na ito. Nasusunog nga ang Australia, sunog nga ang Hawaii, nasusunog yung Indonesia, nasusunog yung ibang mga bansa dahil sa sobrang init na ngayon. Dahil sa tinatawag nating climate change. Now ngayon, yung alas 6 o alas 6:30, dahil dito sa Pilipinas, alas 6:30 sumisikat ang araw. Kagagaling ko lang sa Korea, pare-pareho sila sa Singapore. Korea, Singapore, Malaysia. Yung alas 7 ng umaga sa Korea, madilim pa. Oo, sa totoo lang. Yung medyo maliwanag-maliwanag na alas 8 ng umaga, medyo maliwanag sa atin, yung kakasimula pa lang ng liwanag, alas 6:30, maliwanag na eh, o alas 6. Sa ibang bansa, doon sa Korea, alas 8 na ng umaga, madilim pa. Sabi ko, kailangan naming umalis ng maaga dahil yung aming bus na sasakyan papuntang Nami Island ay kailangan makaalis ng alas 7. Isipin mo yung alas 7 ng umaga, mga kababayan, ay parang alas 4 ng madaling araw dito sa Cebu. Napakadilim pa ng paligid, tapos ang ginaw-ginaw. Naku, ayaw ko nang bumalik ng Korea pag winter. Napakalamig. Isipin mo, negative 9. Mamamatay tayo sa grabing lamig. Kailangan mong lumabas ng maaga dahil yung aming schedule sa La Quacha ay kailangan makaalis ng maaga. Gusto kong bumalik ng Korea pero hindi winter. Para sa akin, not recommended, no? Pag winter time. Okay lang kung gusto mong tawag dito, yung bang makita mo yung snow, yung hindi pa nakakaranas ng snow. Oh, pwede kang pumunta doon, sandali lang. Oh, kasi tinatamad ka kapag malamig. Ako, yung lalo na pag umiihip na yung hangin, nanunuot sa kalamnan pati sa buto mo yung sobrang lamig na parang mabibiyak yung mga balat mo. Sipin mo yung tenga ko, parang tumigas na eh. Akala ko nalaglag na yung tenga ko eh. Kaya pala, nilalagyan ng pantakip yung tenga. Kasi sa sobrang lamig, sasakit ng tenga mo. Itong hindi sa loob, yung sa labas lang. Sipin mo yung lamig. Grabe. So, tayo dito sa Pilipinas, napaka, itawag natin, we are so blessed, no? Alam niyo kung bakit? Kasi alas 6:30, may sikat na ng araw. At ang sikat ng araw ay nagpapa-activate ng ating cholesterol to produce vitamin D. Oh, hindi mo na kailangan uminom ng maraming vitamin D. Yung sikat lang ng araw, kayang-kaya niyang magpapa-produce ng vitamin D through our cholesterol. So ang tanong dito, sino ang nagpo-produce ng vitamin? Ang araw ba o ang ating katawan? Ang ating katawan ang nagpo-produce ng vitamin D. At ayon sa mga eksperto, ayon sa mga pag-aaral, ang vitamin D na nakukuha natin sa pag-expose sa ating katawan or pag-produce ng ating cholesterol, mga kababayan, ay tumutulong na ibalik sa normal ang ating magandang pagtulog. Kasi ang vitamin D can also help our brain to produce melatonin hormones na siyang nagbibigay ng mahimbing na tulog araw-araw. Pero pag marami kang utang, hindi ka makatulog. Kapag marami kang kontra, marami kang kalaban, marami kang kaaway, hindi ka makakatulog. Kapag ingitira ka, hindi ka makakatulog. Oh, yan. I hope wala akong pinatatamaan, ha. Wala akong tinatamaan ngayon. Sorry po. Kasi marami pong dahilan ng insomnia eh. Merong psychological condition, hindi makatulog dahil sa kanyang pag-iisip or sa mga medicines na kanyang iniinom. Ang dami, kung pag-uusapan lang natin ang causes of insomnia, naku, aabutin tayo ng isang taon yan. Oh, sabihin ko sa inyo, good morning coach,
airing right now with feeling not good for the throat irritation. I-gargle mo lang yan ng salt, yung lukewarm water with salt, ma'am. Gargle mo yan. Ha? Gargle mo lang 3 times a day. Salt, lukewarm water with salt, i-gargle mo para yung bacteria dyan sa lalamunan mo, maalis yan. Okay? And then take vitamin C. And then magwo-water therapy ka din. Okay? Tapos, wala na po tayong oras, mga kababayan. Maraming maraming salamat po. At mabuhay po tayong lahat. Okay, tuloy-tuloy po ang ating... Uy, nagtinagalog pa man ko. Padayon ang atong... ang atong programa sa maing panglawas. Nindot ba ito atong isgutan about insomnia? Nindot eh. Daghang kahit tagkuhan ba? Kanabang makatunan ato. Ang gitudlo mangod sa atong mga maestra nga, oy, magpainit ta kay kuhan ka ng makakuha tag vitamin sa adlaw. Actually, ang adlaw walay vitamin. Ang adlaw, mahimo siyang instrumento nga ang atong kolesterol, kay kining atong kolesterol, kung ma-expose ang atong lawas, kung atong ibulad or painitan ang atong lawas sa adlaw, makaproduce man siya og vitamin D ang kolesterol. You try to research it. Kung meron kayong mga, kung naamoy mga internet connection or mga books about sa source sa vitamin D, oh, dili ang adlaw mo ay source sa vitamin D. It is our body. No? At ang sa atong lawas naa diha ang kolesterol nga maupoy responsable sa paghatag o pagproduce og vitamin D. Okay, maayong adlaw ka natong tanan. So mga murag ka nang nagsige na tag istorya ka bahin sa maing panglawas, kini usay ma-excite bata. No, manggawas ang atong mga abilidad. Maing buntag sa tanan atong mga tigpaminawan sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Sa mga kuha na to viewers online sa atong live streaming video, no, paki-add ninyo or like ang akong fan page, no. Simple lang. Please search my name on Facebook. Type Coach Eddie Mahilom, makita ninyo ang akong mga fan page. Kanang dunay 59,000 nga likes, mao nay i-like ninyo kana nga fan page katong dunay copy nga picture. Okay, duha ra gyud ka Coach Eddie Mahilom ang fan page, pero ang usa wala na ko gigamit kay kuha mangudto, lahi mangudto ang iyahang kuha na to profile. No, kining bag-o na ko nga profile mga higala, kining naay copy nga dunay 59,000 likes. 59 likes. Okay? Mao na siya ang kuha, no, kining unsa ni kining akong active nga fan page niya. Naa diha ang atong live streaming video, naa po diha ang atong ang atong mga activities. And then naa po diha ang atong mga pictures. Kung ganahan mo nga i-replay ang akong programa kay na may uban nga wala ka paminaw or ang ilang anak naa sa Amerika, naa sa London, naa sa asa pa ng dapit sa tibuok kalibutan, niya mingon day kanang paminaw sa programa ni Coach Eddie Mahilom, mingon ang uban niya wala may radio diri sa abroad, ma. Oh, ingnon lang nimo nga i-subscribe ang iyahang YouTube channel. Niya unsa man ako pag-subscribe sa YouTube channel ni Coach Eddie Mahilom, ma? Or pa, i-search ninyo akong pangalan sa YouTube, Coach Eddie Mahilom. Manggawas na tanan diha ang mga kuan video nga gipang upload na to, gipang butang na to diha. Ya, pwede ninyo na ma-replay. Doon na pa'y chacha music, mga 15 minutos, 20 minutos. Mga testimony, madungog nila. Ginagmay mga advice kay kada adlaw, dili man kinahanglan nga daghanon yun nato ang atong mga advice or mga discussion kay di naman na ma-absorb sa atong utok. Kaya bininyo, 15 minutos lang nga pagpaminaw, mauray makuha ninyo ang after 15 minutes na wa na galatagaw na inyong utok, tuanas linungag, tuanas labunon, tuanas manukan, tuanas babuyan. Pero naiuban nga gabaniog gihapon ang radyo na to diya sa ilahang mga gitrabahoan, pare diya sa bulhoon, ingon siya, Coach,
perting pagpaminaw na mo dres bulhoon. Oh, mayong buntag dias bulhoon. No, daghan dai kuno sila na minaw sa bulhoon sa ilahang gitrabahuan. No, perting kuno nilang sayaw kay giganahan sila maayo sa pagpaminaw sa ato ang mga chacha music, kining ato mga chacha music bitaw. Perting ilngiga gyud hinuon ani. Oh, dili gyud kabayrag sa lapi. Mao na siya ang atong gibuhat kada adlaw nga makakwanta ba kanang makasikad-sikad ta kay sa sultihan ta mo kining atong kining chacha music no, makatangtang ni siya og stress number one nga makapasaka sa blood pressure stress number one nga makahatag og kanang labad sa ulo stress. Hinoon, di man kayo siguro mo stressful karon kay mao pa may pagbalik sa bakasyon. Pila gud ka adlaw, pila ka semana ta na makasyon. Ako sad gikan sa Korea, dito mi nagbakasyon sa Korea. Pagkatugnawa ginoon. Niyon ko usab pay layog di na kong balik og winter sa Korea. Makamatay ang kabugnaw. Grabe kabugnaw gyud mga igala. Ako daghan naman ko og lugar na antuan pero kining Korea maoy pinakabugnaw. No, lupig gud niya ang ubang mga nasod sa kabugnaw. Oh, pwede bugnawa, murag ang imuhang dunggan, matangtang lagi kay nitikig nagmaayo ba tungod sa kabugnaw. Kasulay na ka ng dunggan ni mo, nisakit tungod sa kabugnaw. Sulay o kanang sulod o kanang freezer. Niya, madugay ni mo sulod sa freezer, ang unang musakit na imong dalunggan. Pwede bugnawa, laliman ka nga, laliman ka engineer, laliman ka engineer nga wa ko kahibalo tingala ko ni bugnaw ang akong simod iko kanong ni bugnaw man akong simod susang akong sipo na day ni tulo na day wa ko kahibalo grabe ka bugnaw mutulo ang imong sipo nga wa ka kabantay tungod sa bugnaw unya medyo nang liki na ang akong mga naong basta bugnaw gani mangliki unya akong naong munang nagdala gyud ko og kanang cream sige kog panghaplas pero di gyud makaya oy. Unya inigsakay nimo og train init ang train inigawas nimo pagkabugnawas ug laina paminaw nang gikan kas init unya muhungsod ka sa bugnaw nga panahon sus maluya ka oy mura ka og pero kaluy gikaluyan mis Ginoo no wala biya mi gipang trangkaso dito way giubo way gihilantan tungod tingali pod sa sige mig inom og mga kinibang nunidjos nya ato ang sodium ascorbate nga pertingilinga na inom og mga supplement na ligon kay immune system kaloyan sa Ginoo pero salamat gyud Ginoo gyud nga wa gyud mi gipang trangkaso wa gipang hilantan nagdala nagandam na gud mi guan kanang mga kanang amo ang medicinal kit na mo kay kaso gun sa may tabo kumpleto gyud da na gyud tanan no masamad na ibanid na kanang na alcohol tanan kay inana mo gyud ang manglakaw ta kumpleto mo gyud ta sa atong mga galamiton. Salamat sa Ginoo wa gyud ta ang punahitabong daotan namo. Safe pud mi nakaabot didto, safe pud mi nakabalik. Pero sa ikatulong adlaw engineer kasurindiro nako. Pero kini akong mga anak sus grabiha murag mga kanding nga nakabuhi sa turil nga ganahan man kaayog bugnaw. Kulisod gyud ani magkaedad-edad na ta engineer no. Di gyud ta malingaw sa bugnaw lugar. Kini maidad-idara na ta. Ang akong gusto ragod, magsigira kog dulog sa akong asawa, magsigira ko og kanang gakos ba. Yeah, miyo nga. Unsa may giyari na to diri sa bakasyon? Dulog o suri-suri? Isa ba'y ganahan na lang magsiging suri-suri perting tugnawa? Kinoo ko. Iko mabalik kong Korea kanang dili winter. Oh, nabi daw to'y niingon ni po, pag-post na ko na ni comment siya, coach, diha bitaw mi pag-winter, so gidala ko sa akong mga anak. Siya Ginoo ko, coach, nanakit ang akong mga kabukugan, i-atake ko na siya sa iyang arthritis, why noon siya ma-enjoy. Di yung ka pwede, huwag ka nang naki-arthritis, na, di ka pwede sa mga bugnang lugar, atakihon yung gagmayo. Hmm. You know, ka-experience ng mga kuha na to, experience nag inana katugnaw oh, yeah. skating dito sa snow ingon ang uban nga sus nindutan niyo no say nindot yung taon nga
mura man kag freezer nga isda, fertig yung bugnawa, di lalim. Yan lang, naka-experience ka usa. Di nagyod mo usab, muna kanta nga, di nagyod ko mo usab. Kausa na lang. Oh, walay vitamin D dito sa walay adlaw nga kuan, ay adlaw pero dili siya ingon pareha diri sa ato nga nindot yung kayo. Oh, muna nga ang mga Koreano panahon sa summer ari diri tanan sa ato mag kuan suroy-suroy, ganahan man sila karong mga panahon na susperting bugnawa dito sa ilaha. Negative 10. Oh, negative 9, negative 10. Munang daghang Koreano mga ridiri kay lami man kuno ingon sila god. Sa ninduta lagi kalabanan sa mga Koreano nga akong na istorya dito, ganahan sila Cebu kay blue kuno kayo ang dagat, blue sad kuno ang langit dito sa ilaha kay di man blue, wala may dagat dito nga kaadtoan nila. Puro ice. Lalimang ka puro ice ang dagat. Unya ang ilang langit dito engineer dili blue. Ang ilang langit dito kanang murag abo ba, abo. Gray ang kulor. Nya pirming ga kurog ni mga tao. Ingko nga kini mga Koreano gitugnaw man gani. Unsa pa katang mo di ay ito nga pagbiyahe na mo engineer. Kami ray Pilipino nga ni sakay sa eroplano, nananaw og mga Koreano na mo kay kami ray Pilipino nga. Kay ingon ting ito sila isug-isug ni mga tawhana da pirting bugnawas Korea. Ya pagbalik sab namo gamay ra sad ming Pilipino siguro mga napo ra siguro may kabuok unya ang sulod sa eroplano mga 200 kapin. Ya puro Koreano, pertin daghanang Koreano hinon mga riron. Mo na number 1 ang Korean diri sa Pilipinas tungod sa nindot nga panahon nato diri ba. Makakuha gyud kag vitamin D diri sa kuan diri sa Pilipinas. Mo nang sayon ra man ang insomnia ba? Sayon ra kay ng insomnia pero kung ang insomnia nimo tungod sa utang, tungod sa kasuko, tungod sa kalagot, awag yun tayo mahimo ana, ikaw lagi yung kasulbad ana. Ha? Okay, manayaw na ta para makatabang ni sa inyo ang kuan kalaay karong orasa. Good morning coach, salamat, okay jud tanan ang imong gipangtudlo gikan ni Leonora Kiambao. Good morning ma'am Leonora.
Alright, ito ang atong cellphone number 0923-530-9293. Okay, mauna ang atong cellphone number nga pwede ninyong matiksan or mapadadaan sa inyong mga mensahe. Kung gusto mo nga mo testimony na ay pangutana or comments nga makatabang sa atong mga tigpaminawan pod sa atong programa, labi na sa mga nagpaminaw kanato sa tibok Maasin, pinagi sa DYDM Maasin City, DYMD Energy FM Dumaguete City, Radyo Natin Balamban Cebu, DYAR Sunshine Radio Cebu, o sa atong live streaming video worldwide, netwide, nationwide, no? Maayong buntag ka na itong tanan pag-usab. Good morning, Coach. Tinuod jud ang facts sa imong kape kay pag-inom nako ba? Nakuha dayon ang akong hungak kay gihubak mangko adto nga time. Ang akong katul sa tutunlan ni kalma dayon, pero 3 days after nahibulong man ko kay nag-constipate man ko, nga wa man ko ka experience nang usukad nga nakabawas ko og 2 to 3 times a day 64 years of my existence kay utan man og prutas ra man akong gikaon kada adlaw. Miabot og 1 week, wa jud ko kabawas hangtod misakit na ang akong tiyan og hawak. Mi-take na ko og pampabawas, wa jud. Until naka-decide nga ako ihunong ang pag-inom sa kape og miinom na ko sa cleansing tea. Maong nakainom na ko og 4 liters nga tubig gikan sa Mount Zion. Naguol ko kay daghang testimony nga makasulbad sa mga problema sa sakit. Sa ako nabali kay na-constipate man hinuon ko. Okay. Kung makasabot mo anang word nga healing crisis or healing reaction, mo-react ba? Ako gani usay ka na mag-cleansing ko? Mag-cleansing kog maayo? After ko mag-cleansing, mga tulo ka-adlaw ko mag-cleansing, di ko kabawas na iniguman sa cleansing na ko kay siguro wa na inanggawas, no? Hurot nagtana, hurot nagpanggawas. Di ko kabawas dayon. Pero sige lang kong inom og tubig, sige lang kong inom og tubig, balik na siya sa normal. Hangtod karon normal na kayo. So, reaction rin na siya, ma'am. Ay lag kahibulong mo, anak, ng mga first-timer nga pag-inom og Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, nakabawas og 3 times a day. Or nindot kayo ang paghabwa. Nga after 1 day or 2 days, di na sila ka-discharge. So, usahay mo, react nga to ang lawas na to, nag-adjust pa ba? So, sakto sa dangimong gibuhat, nga giimna nimo og cleansing tea, pero pwede ra man nimo ituloy-tuloy unta ang pag-inom sa Consulate 10-in-1 Healthy Coffee. Nya imuhang parisan og cleansing tea, ako man gani kanang inig pabukal na gus cleansing tea, engineer. Moy akong timplahan sa kape. O di kausa na lang. Kausa ra inom. Humot-humot gud kay kanang dahon sa cleansing tea, humot-humot man na siya. Yeah, moy akong kutawan sa Consulate 10-in-1 Healthy Coffee. Wala, sulbad na. Kuha lang, i-adjust-adjust lang. Ay lang ka-hadlock nga makadaot or na-ay side effect. Mamugay dahil atong unahuna, side effect dahil. Pero di na siya ingo nga, kuha na yung makadaot sa ato ang panglawas na ito. Nindot, tinoon kayo na kuha ba, meaning ni ipikto sa imuhang lawas ni mo. Pero nahibulong siya nga, ang iyang hubak, wala na. Oh. Kaysa una na hubako na yun siya. Ang iyahang tutunlan ko noon, nagkatol, karon okay na. Oh, pero ang iyahan, nireact ang iyahang pag-discharge, ang iyahang pagpupo. Normal yun na, ma'am, na ay mga reaksyon na pero dili hinon tanan. Na may uban na na nga, niya kuha, na nireact, ano ba? Okay. Coach, palit ko pila ka litro tubig. Actually, ang cleansing tea na to, yamang ko'y pangutana po, naay mapalit nga sa pharmacy ko sa Imnon, 3 days na wala maka-discharge, 15 years old ang muinom. Puro day ni constipation na itong hisgutan na ni Ron. Ang sikreto po sa pagpahumok sa atong hugaw, mao ang tubig. Nganong mugahi man ang atong hugaw, kuwang man sa tubig. Muna nga, kanang water therapy, makatabang na siya nga ang imuhang kuan ba, kanang imuhang hugaw sa sulod sa tinain nimo, dili mo bagtok. Mura na siya lubrication, magpadangog dito sa sulod. Yan, inigawa sa imuhang hugaw,
basa, dili siya uga. So iki ang pag-inom lang, inom lang yung pirmig tubig. Inom lang yung pirmig tubig. Dili man ingon nga kada minuto inom. Bisa kada oras inom kag usa ka baso kung kaya nimo or tunga sa baso. Or kanang magdala-dala ka og sudlan ng tubig niya, inom ginagmay hangtod nga ang usa ka litro di ra nimo mahibawan, hurot na nimo. Inana gani, na may mga ako di man jud ko mahimo mulakaw nga wa koy gibitbit nga sudlan ng tubig. Kanang di, kini bang ako ang bottled water nako nga para gyud sa tubig. Dark ang color, kinanglan ang inyohang sudlanan sa tubig katong baga nga klase sa sudlanan unya ang iyahang color kanang dark, no, dapat dili maigo sa ultraviolet rays ang tubig. Kaya ang tubig man guduna na siya antioxidant nya, kung ma-expose na siya sa adlaw, kung magsuri-suri ka, maigo nang kuan mga antioxidant, mga matay. Kung labi na kung ang imohang tubig gikan sa Mount Zion or sa atong machine, daghang kay na siyang antioxidant ang atong tubig. Ya, para maproteksyonan ang tubig, o dili dayon mo expire, o dili mawala ang iyahang nindot nga epekto, kinahanglan ang imong gamiton nga butilya katong baga o niya dark ang iyang color. Ayaw paggamit o ganang mga transparent, ganang makita ng tubig sa imong butilya, ayaw gamit ana kay inig ka igo sa ultraviolet rays, sa gamma rays, o sa init sa adlaw, mamatay ang tubig. Mahimo na siyang acidic. Mao na siya mahitabo sa tubig nga mingon tang acidic water tungod kay patay na nga tubig. So kini atong imnon nga tubig, kina buhi nga tubig. Living water, mao na itawag na to. So ang kuan kanang grabe nga constipation, 3 times a day ka mo inom og usa ka tasa nga pwede ra man nimo balik-balik kog hulom sa usa ka tasa kanang. Pirmiro nimong murag og parag Lipton tea ba nga ihulom nimo sa usa ka tasa nga ini tubig, inom nimo. Ihulom nimo mga 10 minutes 10 to 15. Ya, pabugnabugnay imnon. Ya, before na pud man iudto, inom na pud ka. Before ka man ni hapon, inom na pud ka. Pwede ra ay ngunana para ang imuhang pag-discharge tuloy-tuloy. Labi na kana maglisod na pagpagawas kay kung constipated mangog ka, o gahi kayo inigpagawas mo muutong yuga, naagoy tendency nga masamad ang imuhang gawsanan sa hugaw. Masamad ba? Nya, ang uban na nay dugo mo maapil ang kuyaw kung musirit ang dugo. Nay uban na tag usa ka tasa nga dugo, usa ka basong dugo ang manggawas inig habua kay sige yo lalima kag muutong yuga maayo. Nya, kaon ta og mga pagkaon nga taas og fiber. Ang soya milk, taas na siyang fiber. Kanang soya powder na to, taas na siyang fiber. Kanang ato ang vegetable meat, taas po na siya og fiber. Kining mga probiotic foods, no? Kining mga yogurt or mga probiotic drinks, naghana po na siya fibers. Mga prutas na apoy fiber, kining avocado, sa pa, pinya, nanay fiber. Kaya, saging, lakatan, ayaw tong saging nga tundan nga upload gay. Makapagahi ito sa hugaw ni mo. Kining lakatan nga saging, maayo ni siya. Muna siya pinaka the best. Sa tanang saging, lakatan mo pinaka the best. Kay dili na siya makapagahi sa hugaw ni mo. Kay kana kung tundan, sa gagmay pa mi, kanang magkalibanga mi, magdayerya, pakanon mig tundan nga upload. Mautoy amo ang kaunon para mahunong ang among pagsigig kanang kalibanga ba. Nya, mukaong kaog ng watermelon, nindot po na siya sa kuha na to para ang imuhang hugaw na itubig. Importante yun ang tubig yun. Okay? Suma na siya itong buhaton. Nung niya, palita na agyoy uban nga, na nagbabag na tumor, niya naapoy uban nga tungod sa prostate enlargement or dunay mayuma. Kining dunay mayuma, prostate enlargement, na tumor sa agianan sa hugaw, di yun na ka discharge sa hugaw, maglisod. So, kinahanglan ka na o kuan, kanang mga kining cleansing tea, nindot na siya. Kaya mo pahumok mong yun sa imong hugaw, nga mura na siya, mo dahili na, dili na lisod, ipagawas ba?
unsay maayo sa greater coach mo palit miss sa Cervantes kanang epektibo jud kayo. Dili ko ka promise og epektibo jud kayo kay basig makaingon mo mananambal ta sa kuan. Taga Dumaguete rin kay Cervantes man. Ang thyroid problem mukunik gihapon, sumala sa mga eksperto, mukuniktar kini sa atong immune system. Ang atong immune system, mauni siya ang ato ang in-house nga doktor sa atong kinabuhi. May mga in-house na sulod sa atong lawas. Nag-duty 24 oras. Doktor sa atong lawas ang atong immune system. So kung pananglitan doon na kay thyroid problem or goiter, dako na, imong buhaton, i-enhance ang imong immune system. Immune system mo ipaayo ha. Mo ipatambala sa imong thyroid problem. No. Adto ta sa immune system mo duol, dili sa goiter. Kay ang goiter, og imo na siyang i-refer dito sa ospital, kwaon gyud na siya, operahan gyud ka. Nya, og ang uban, mahadlok mo sa magpa-opera. Ang uban, di pud pwede operahan. Kay high blood or diabetic, maglisod yung opera kung diabetic ka. High blood, diabetic, maglisod yung opera ang mga doktor ana. Kay dugay man maulian ang samad, unya high blood po, basi unya og mag-hemorrhage, no? Anang hemorrhagic condition, basi unya mamatay sa pag-opera. So tanawon yun na yung blood pressure, tanawon yung blood sugar, kung okay ba ka, wak ba kayo lang problema. So unsa may choice na to. Maari ta diri sa mga immune system na to, natural na to. Ana lang na siya. Nya, di ko ka promise og instant. Pero doon na gyud ko'y mga cases, doon na ko'y mga kaso nga nakakita gyud ko personal nga ang iyahang liog nihinay-hinay og hiyos. Nihinay-hinay kagamay. Na ganito'y akong kuan pod kanang usa na ko ka user pod sa machine ba, so Mount Zion water machine. Muinom siya tubig, iya pong haplasan ang iyahang liog sa tubig. Milagro ba ya? Di gamay ba ang iyahang kuan bukol sa liog? Tinuod bitaw. Di ko katuoy ko nga tinuod. Ma'am siya, oh, lagi coach. Kada adlaw akong haplasan, inigumana akong process sa tubig coach, muinom ko, niya ako pong haplasan akong liog. Eh, ni gamay-gamay na siya coach. Sige na siya pare sa una. O minapoy mga kasong ina, pero dili tanan ha. Kaya ang uban mingon nga expect magud nga pare-pareha tag kanang epekto. Kaya na may uban mingon nga sus nindutas mga testimony, ako lagi wa palagi ko mauli eh. Na ay uban na magreklamo. Ingon nga kana mga testimony ba maikag yung gag maayo murag yung kag ganahan umay sa yung ano ako lagi lahi man ang nahitabo nago. O nganong ingon ani man ko, depende man kun as lawas nato. Nay uban paspas na po uban hinay. Pareha ra guna sa ospital pod na dali ra makagawas na po uban buwan na lang wa pakagawas. O, mag-agad po na siya sa ato ang immune system. Unya, dunay mga pagkaon nga likayan gyud aron dili maka trigger og maayo sa kining ato ang thyroid gland, no? Nga kinatong thyroid gland manggod responsable ni siya nga mo-produce og mga thyroid hormones sama sa T3, T4, T3 hormones, T4 mo na siya ang iyahang trabaho. Mo-produce og kanang thyroid hormones nga gikinahanglan sa blood circulation, sa kasing-kasing, positibo kinlawas nato. Nya kung magsige na siya og ka-irritate, mo na siya nga muburot na siya. Wa may siya ika-release. Sige lang siya og mura ba pareha bag braso nato ba? Kuha ka nang musikag alsa og mga bugat kana mga barbilado kana sigig antog gym. Musig pangalsa og mga bugat, madugay ang imuhang braso mo dako. Pareha ni engineer, ni dako na ang iyahang kaunuran. O sige magalsa og barbil kada buntag, kinsa kay gi tigan-an ana niya. Ha? Naa siguro ni say bakliron siguro. Eh, binuang na ko, kaya usara ka ka-backlid na ko. Unang, likay-likay ko ano niya, kaya basi yun yung tukon ko ano, dagko na kay braso. Sa sige ni mo, alsa o bugat, madugay mong braso mo, dako.
Oh, maupod na atong liog. Kung sigig bag-id dito kay sigig produce og hormones niya, wa nay mo gawas, madugay mo burot pero liog. Kanya, naay mga pagkaon nga angay natong likayan sama sa kaning mga cruciferous foods, no? O kining balanghoy. Ano man nga bawal ang balanghoy sa mga naigwiter? Tungod na siya sa iyahang components nga murabag mo mura siya og mo kanang sa English pa hindrance or babag siya sa pagproduce og hormones. Kining itawag yung cyanide sa kuan sa components na siya sa balanghoy nga kung hilaw gani kanon nimo ang balanghoy mahilo man ka na kadungog na babog na nangamatay sa balanghoy. O kanabang namatay kay nakakaog balanghoy nga kuan na may uban nga balanghoy nga kuan kuno kanang bisag asa ra mo turok di kuno maayo na pero ang bisag bukaon pa ka ana hindi man ka mamatay. Ang kuan lang ana kung hilaw nga pagkaluto kanang dili insakto nga pagpabukal kinanglan og magluto kay balanghoy ayuhon ginanay mo pagbukal di pwede nga. Oh ya naapoy uban ilahang isugba sa kayo ya di pa kayo luto kuyaw man na. So kuna kung naamoy thyroid problem or naigwiter ayaw sa mugkaon og mga produkto nga gikan sa balanghoy, no, mga kasaba cake, linong ag nga balanghoy, ayaw lang sa mo ana. Nya gidili pod ang kanang mga repolyo, nanay uban ana nga dili pwede mo kaog repolyo, broccoli, unsa pa kining cauliflower, ana mga cruciferous foods, no? Dili lang sa kung magdako ang imong liog. Pero na depende ni sa pagtubo kay ang uban naa sa sulod, naapoy uban naa sa gawas. Kanang sa sulod, gitawag lang toxic waiter, mulugwa gid imong mata. Pero adto gyud ta sa immune, ang pinaka bottom line immune system. Siya may responsable sa pagpadagan sa atong lawas nato. Okay? Pero di ko ka hatag nimo og kasiguruhan nga moipikto bagyo dayon. Pero kung mangutana ka, doon na ba kay mga kaso nga na-encounter na sama ni ini? Yes, kadaghan na. Daghan kayo. Okay? Mauna na siya ang akong ang kamuti coach. Kay kuha man po na siya, kanang pareha man nagbalanghoy kauton sa yuta. Dili man na siya pareha balanghoy nga na ay cyanide ang kuan balanghoy. Ang kamuti wala man. Gani, gideklara sa World Health Organization nga ang sweet potato is one of the healthiest food on earth. Usa sa pinaka kanang nutritious nga pagkaon sa tibuok kalibutan ang kamuti. Nya di ba na makadiabetic coach dili oi. Naputoy usa ka taga Negros nga niingon siya dito gusto Dumaguete. Siya pag ngano man kahakon sug mukaon kog kamuti kabuhion man ko nya. Hapit ko mo, di ko kaginhawa inigkaon ako, mura kong mamatay. Ngano man ako? Iko ay nalagkaog kamuti, kaya mamatay man kaog mukaong kagkamuti. Pero abinin nyo, no? Kana si Gretchen Barrito, na-maintain niya ang iyang lawas o ang iyang kagwapa. Di naman mukaog kanon, kamuti may iyang kanon. Oh, kamuti ra. Oh, muna, ang di siya magpagwapa, biyaan pa lang siya, di wala na siya source of income. Oh, mupay ang iyang source of income, ang iyarang ka, nindot sa lawas, o ang iyahang, wagi na siya manambok si Gretchen, kita bago muna nambok na siya, wa. Oh. Kay, ug manambok siya, mapareha siya ni Sharon Cuneta, wala na, goodbye. So, kanago mga celebrity ang puhunan ana, ang ilarabag yung itsura, ang purma sa lawas. Okay, og tambok na ka, di nagyog ka, may pareha ka megastar. Pareha ka ni Carla Estrada nga na, bisag tambok ikoy, napa gwapa lang yapon.
Pero number one gyud sa showbiz ang imuhang figure, ang imuhang kaslim, ang imuhang muna nga ng ubang mga artista bukog panit na lang na sila ni. Kasi nga ning kaning sana kaning usa ka artista gani sa ABS-CBN nga lang gawas ng bukog nga gusto magpaniwang og mayo kay maintain gyud sa ilawas nila. Oh. Okay, mauna siya ang akong ika sulti sa imuhang problema. Ako coach, naulian man nawa ang akong guiter diha raman ko nimo nagpalit og mga supplement imong gi-recommenda sa ako sige kog inom. Okay, very good. Nabitaw ka na, bitaw na ang target is immune system. Once maigo ang imong immune system, ya mo response ang imong immune system. Mura na siya og sama sa doktor nga ang tanan nga mga diferensya sa lawas nimo iyang iyahang i-repair. Okay? Good morning coach, office ko nag-work tibok adlaw og ang mag-atubang ko sa computer. Dili ba makadaot sa ako gibuntis 3 months? Thanks and God bless. Well, kining radiation sa computer, di man yun ingon na kusog ka istanan. Di pareha sa kanang mga radiation sa adlaw nga grabe yun ka harmful. Ang imo na lang ana ma, magpalit ka og anti-radiation. Naamantay baligya nga anti-radiation. Tag 500 pesos man siguro ng atong anti-radiation. Protection na nimo, butangi ang imuhang kuan computer og anti-radiation, ang imo cellphone butangan nimo og anti-radiation. Kining radiation ginoon, kung kada adlaw ka naa sa atubang sa computer, maabsorb gyud na sa imong lawas. Atong paminawon ang kampanya sa kining SMNI Batok sa anti-radiation mga igala. Nasay lang sa pagtuon sa mga siyentipiko nga adunay posibilidad nga magkatumor sa utok ang mga taong nagagamit og sobra sa cellphone. Ania ang mga safety tips sa paggamit sa inyong mga mobile phones aron malikayan ang posibleng makuhang sakit sa imong pamilya. Ayaw tuguti ang mga bata nag-inadosi paubos sa paggamit og cellphone. Gawas lang kung gikinahanglan gayud. Ang nagadevelopa nga utok sa mga bata mas sensitibo sa mga posibleng epekto sa electromagnetic fields. Sa paggamit sa imong cellphone, mas maayo kung layo kini sa imong lawas. Kung mahimo paggamit og headset, mga earphones o di kaibutan sa speakerphone mode ang imong cellphone. Kung mahimo, mudistansya sa mga taong nagagamit og cellphone, gumikan kay pwede kang ma-expose usab sa radiation. Likayi ang sagad nga pagdala-dala sa cellphone kung wala kinigi kinahanglan. Ayaw ibutang ang imong cellphone ilalom sa imong unlan. Bisan og naka-standby mode, nagapagawas gihapon kini og radiation. Kung magdala sa imong cellphone, siguraduha nga ipaatubang sa imong lawas ang keypad sa imong cellphone. Ipalayo ang likod nga bahin sa imong cellphone kung asa nabutang ang antena tungod kay kusog kini magpagawas ug magnetic field. Mas maayo ang pag-send og text kaysa tawa. Pinaagi niini, mas mapalayo ang imong lawas sa radiation dala sa imong cellphone. Pipila lang kini sa mga tips nga makatabang diha kanimo aron ikaw malayo sa peligro dala sa imong cellphone. Kining pahinumdom hatod ganinyo sa Sunshine Radio. Okay. Kini siya, di man nato kalikayan nga di gyud ta magdalag cellphone o di ta kanang magatubang ta og computer bisag asa kay karon naa naman ta sa gitawag og kanang computer world, no? Tanan natong gibuhat naas computer, so atubang na ta, expose kay ta, so kinanglan na gyud tay protection. So ang ako, tanan namong cellphone sa akong mga anak kay kini mga bata karon, so di gyud nimo mapugngan, mo gunit gyud og cellphone, mo atubang sa computer, naay computer gagunit mo cellphone, nagatubang pa gyud sa TV. Oh, naa nay mga radiation plus ang adlaw pa, so kinanglan ta og anti-radiation protection. Na ate available ana, ipapilit sa mga gadget kanang atong anti-radiation pad tag 500 man ang usa ana. Tanan pamutangi pati laptop, computer, akong laptop o duha ka buok anti-radiation. Kay ang radiation dili mo diretso sa ako adto suyupon sa kuan. O 3000 negative ions ni siya ang naa ni. 3000 negative ions. Oh, ya diri sa cellphone ako naapoy gipapilit. Do tanan cellphone na ipapilit antay na pagyo ko gibutang sa akong bulsa. Oh, para sigurado gyud nga ang radiation dili mo sulod sa akong lawas labi na kay mugawas ta init kaayo. Maka kuang yun na kung sigig-sigig accumulate ang radiation sa atong lawas mahibong na lang ta nga nganong na gitugkan magug tumor, nganong mang naa may brain tumor, nganong naa may inani cancer of the blood. Wa ta kahibalo ba tungod na sa radiation pod karon.
daghan lagi kayo mga factors nga pwede natong i-consider nga source of kaning mga body complaints or body disorder or mga sakit-sakit. Okay? So pagpalit mo anak, kung naamoy kwarta, invest mo sa inyong panglawas, ayaw mo sigig pamalit og mga gadget nga dili makatabang sa inyo ang panglawas. Oh. Okay. Naa dito sa adto lang dito sa Cervantes Street ha, kang Julina atong in charge. Naka-experience po ko anang constipation pag first na kog inom sa kape coach, pero naulian ra man to, reaction ra dito karon normal na ang akong pagpagawas. Oh, lagi reaction ra lagi na. Ay mo kahadlok nga dili na mo maulian. Oy, naa na tay stock sa kape ha karong taud-taud. Before 2 p.m. moabot na ang atong stocks, pwede na mo makapalit og kape kay nahutdan lagi tarong adlaw. Aw gahapon ay tanahutdan unya niabot na ang atong delivery karon. No, katong mga nagpa-reserve na, pick up na ninyo before 2 p.m. moabot na ang atong stocks. Good afternoon coach, si Alicia Sala di ay ni Tagalapu-Lapu. Kanang nagpa-member ko pag 27 sa December, manguta na lang ko, na pa ba ko insurance ato coach? Wala na. No, kuha na nato, gitangtang na nato ang insurance sa kada membership kay ang company murag gihunong pa nila ang pagsigig release og bag-ong application kay murag daghan kuno kaayong nangamatay, daghan ang nang claim ba, murag gihunong sa nila ang pagsigig pa kanang panguha og mga bag-ong application. Inana man day corona, basta daghan mga matay ya, daghan ang mo claim ba na murag padong logi. Pero wa gyud sila ingon na bankrupt engineer. Muhatag man kuno katong nagpa-insure tanan, hatagan gyud mo ato kung naamoy kuan kanang saktong mga requirements kay naa man na kung ma-hospital ka, na gyud kay medical record, na kay doctor certificate, pangayoon man na sa insurance company, bayaran gyud mo tanan, no? Madisgrasya na. Dili ingon nga wala toy kapuslanan tong nagpamembro sa insurance na oy, i-renew man kay ninyo kung gusto mo. Pero wala na sila mo hatag na ko niya kanang inko sige ako na lang pong i-stop, wala na pud na hugi appeal mo na nga kung magpa-member mo 9 boxes na sa una, dili man to 9 boxes, 8 boxes ra man to plus insurance. So karon nahitabo gi 9 boxes na lang nato para appeal na ang kuan katong gi apply nato sa insurance. Okay, asa mapalit ang kape nimo, tagpila po na ang bawat isa, piping tutor ni. 490 per box, 12 kabuk ang sulod anang atong kape ma. Sir. Good morning Sir Eddie, bago ko naayo sa TB or tuberculosis, pwede ra ko makainom og tuba sa lubi nga walay tungog? Okay raman, wa may problema. Basta dili lang ka mahubog. Kay kanang bag-ong kinuha nga tuba, rich in minerals po na siya, naasa na siya yung mga health benefits. Makadaot lang na siya kung mahubog ka o niya na itungog, kay kining tungog, artificial coloring man na siya sa kuan, kanang tuba, mauna siya yung makadamage sa imuhang atay. Mostly sa mga taga-bukid, na kusog kayo manginom og tuba nga na itungog, doon na yung sakit sa atay. Mga matay na lang sila nga wa kahibalo nga ang ilahang sakit di ay tungod sa pag-inom og tuba nga naay tungog, gatuo sila gibarang sila. Okay, kinigong madaot ang imong atay, mudako mangod ang imong tiyan. Unya sa bukid mangod ang ato ang pagtuo nga kung mudako ang tiyan gibarang, pero di ay tungod kay nadaot sa tungog. Kay kanang tungog dadto na dito sa atay tanan. Nadto na dito mamilit murag taya. Oh, ana binig ka, daot na kay ma sa sobrang ininom, dugay na kay tigulang na. Oh, dugay na kay panahon sing inom og tuba na igo. So kung mainom og tuba, ayo na lang butang igtungog, okay ra man na. Oh, butang ayo kutil-kutil mo niya. Pwede ra man ta mo hubog-hubog ba? Di mo pud ayaw lang pud og palabi eh. Eh normal mo gina nga makainom yung tag ilimnong makahubog. Ayo lang gyud pirmi ha. Kung alam ba, kanang balance-balance lang, o okasyon, inom. Laay ang panahon, inom. Pero, bisag, ayaw po ka, kada adlaw lang si inom. Pareha nang, nagbakasyon may sa gawas ba, sa kuyog ako asawa niya. Kami raman duas kwarto niya, tugnaw mga engineer. Simple, inom-inom sa guog ka ng syuktong dito sa Korea. Panagsaragon, syuktong, namin syuktong dito. Inom-inom ko, ingonay ko sa akong asawa, ikaw,
sweetheart, init na ko. Yun siya, ah, okay, sige, ready, go. Ready, go, ringon siya. Sige, kuha na, kanang sa ni, matulog na ta. Yun siya, nga, dapat tupad na siya. Duha ka katri, ikaw sa usa, ako rin sa usa, ikaw. Kamog yun. Good morning, coach. Pwede makakaon o itlog ang naay cancer sa breast. Salamat kayo, coach. Mingla nila ni. Actually, ang itlog, maayo man eh. Healthy food man ang itlog. Di, ayaw magtuo nga ang itlog maka-increase sa cholesterol or maka-daot. Pero kung taas ka og protein, kanang na-diagnose ka sa doktor ni mo nga doon na kay proteinuria, too much protein in the urine or sa ihi, kanang mga pagkaon nga rich in protein, imo gina siyang likayan usa. Kay daghan kay kag protein. Proteinuria is a sign that your kidney is already damaged. Kung naay problema imong kidney, mutaas imong protein. Now, sa mga cancer patient, kini ha, based ni sa akong mga mentors o sa akong mga professor before, nga kining tanang mga animal base, although kini sila mga building blocks of protein or amino acids, gikinahanglan mo ni sa atong lawas ang protein, amino acid, gikinahanglan na, karne na. Kay mauman na siya source of energy. Now, doon namang good to'y discussion sa amo ang kuhan sa una, sa amo ang subject, nga ang mga plant-based or ang mga pagkaon nga gikan sa mga tanom makapa-neutralize or murag dili ganahan ang mga cancer cells nga magsigi og panganak or multiply. Mura sila ganahan sila matulog, maluya sila. Pero kining mga pagkaon nga gikan sa hayop nga maoy i-supply nimo sa mga cancer cells, murag mag-celebrate, magpiesta sila, ganahan sila pirmi. No, mabuhi sila, mura sila og kanang magsigig celebrate kay naay supply, naay rasyon nga maoy kuan ganahan sila. Muna nga kung cancer patient ka, magsigig gani kag kaon og mga animal food or kining mga pagkaon nga gikan sa hayop, dunay dakong chance nga ang cancer cells maka multiply sila maayo, mudaghan sila hangtod nga from stage 1 dali ra siya ma stage 2, dali ra siya ma stage 3, dali ra siya ma stage 4. Duna naman tay mga bases nga kanang mga magsigig blender og mga fruit juices, mga dahon-dahon, mga on og mga natural o mga herbal diya. Karon naka-survive. Naka-survive sila. Mga plant-based ang gipangkaon. No? So para nako kung mutuo ka nako instead of kanang itlog, pwede ka atong pulihan og vegetable meat. Tay vegetable meat. No, ipuli na to sa itlog or tofu. Kaya lang ang imong panlasa ma apektahan kay ganahan magyug ka atog yung real kuang yun ba? Animal kanang mga pagkaon nga gikan sa hayop. Pero kung imong pagluto murag parihara pud sa paghumba, kana ma ilad ra nimo imong dila. O kana agwantahon lang sana nimo kay naa pa man kay cancer. Or naigo man kas cancer, agwantahon gini mo, ari you got shift, you got totally 100% kung mahimo lang mag plant-based or magkaon ka og mga pagkaon nga kuan kanang gikan sa tanom. Nya kanang mga dilata bawal na ana, klikayan ani mo tanan. Okay? Coach, good morning coach. Nag-inom mi og olive oil og lemon juice. Naay ni gawas nga green pero gahi siya tapos akong kauban nagpa-ultrasound naa siya gallstone tapos ni gawas pud isa ka dako og isa ka gamay pero ako sa daghan pero gamay ra. Okay lang ba coach nga twice a week imnon ang olive oil and lemon juice airport sa Davao ni coach? Oh, maayo.
tinuod bitaw na abitay mga testimony ani mga igalang ha. Olive oil gimix sa lemon juice ha? Na makakuan siya, makahabwa og mga bato-bato sa ato ang gallbladder or nadia sa atong tinae. Okay kay na mo may testimony. O, taga Davao Airport ni siya. Naminaw sa atong programa. Very good. Suwaya na to. Na ako'y libro, baga kay na akong libro eh, di na ako mabasa tanan. Ang usa sa mga natural recommendation para healthy og atay is lemon gyud. Lemon is a good friend of our liver. So kung dunay best friend or BFF, best friend forever, ang lemon. Muna ang kalamansi, maayo na siya sa atay. Oh, kanang pure gyud nga juice. No. Mao na siya carrot juice and lemon, indot po na siya i-mix, maayo na siya sa atay. Ang imong atay ana healthy kayo. Madugay, mawala ng mga problema sa atay. Hipa. Kung grabe na yung kayo, kinanglan yun na siya o atimanon sa doktor, kinanglan yun ta magpa-laboratory yun ta. Every year, required yun na siya nga magpa-laboratory yun ta. Mato kita sa doktor na to para mahibaw ta kung unsay kondisyon na to. Sayo-sayo ba? Kaysa unya na lang ka mo, wara-wara diha nga nangaigo na dagdagko kay sakit mo bitan ng uban mga anha sa ako late na nga dili man ko majigiro, sorry ha, usahay maguol bi ako kanang mga anha diha unya grabe na gani kayo, di man gud ta ka magic ana nga in a matter of few days ayo dayon tanan, di man gud ko ingon ana nga klase sa mananambal, no, nga di man sad ta mananambal. Wellness coach or guide sa mayong panglawas, no? So kini atong wellness being mo'y ako ang responsibility nga kana mga grabe na gani kayo unya na apo uban natabangan ato na kay stage 4 akong na sumpayan og kinabuhi na uban nga kamatyuno na daghan na apo uban nga matay kay late na di nagyud makaya. Na ganito'y akong kuampod, kanang inahan nga nagpakitabang, kaya ang iyang anak magluwa na, o kanang naanay dugo manggawa sa ilong, dalungan, sa baba, kay stage 4 na ang iyahang kondisyon sa naigo sa dengue virus. Kaluyan sa Ginoo, nabuhi pa ba ya? Ibuong kong mga doktor, lingo-lingo na kong mga doktor. May inana nga sitwasyon, gani. Natabangan pag yun. Pero kaniba, kining ato karon mintras sayo-sayo pa, kinanglan na, kuha na ta, kanabang, open-minded na taron ba? Dili ta mo, ingon ba nga, okay ra ko, ako'y sakit, wa ko manginahanglan, ana. Di ko maminaw ni mo kay, di man ka, giyod, ingon, doktor giyod nga, tinuod. Giangkon man na ako nga, dili ko doctor of medicine. But I am also a doctor of humanities, responsible for the life of a human being. Responsable sab ko nga panalipdan ang kinabuhi sa mga katawhan. Pero di ko manghilabot sa trabaho sa doktor. So kung kinahanglan nga mo adto kag doktor, adto doktor. Yeah, as a certified wellness consultant, mo guide pugo. Pero dili ko mo pugong ninyo. Dili ko mo ingo nga ayaw mo kadtong doktor. Ayaw mo patambal og doktor. Ilabay ang inyong mga tambal. Adi sag ko pwede maghimo ana. Di ko mo intervene, no? I have no rights to intervene the recommendations of your medical doctors. Ako mo guide ko kay as at the same time, no? I am also guiding myself. Kay tagsa-tagsa biya tag kinabuhi. Oh, nasabtan na to. So kini akong gipang share sa inyo ha. Naara na ninyo kung inyo nang i-absorb, inyo nang dawaton o dili. Nara na ninyo kung mutuo mo na ako or dili. O, pareha atong akong pasyente nga medical doctor gisa, surgeon, chief sa hospital. Retired na hinoon siya. Ang problema niya, dili siya kahabwa. Daghan na kayo siyang ipanginom ng mga tambal. O, na ay nakatambag niya nga midrip niya sa una. Ningon nga, atua si coach, doc.
Ang asawa, doktor po. Karon gitagaan ako cleansing tea, nakahabwa bito na siya, kuya Ray. Balik ko siya. Siya, nilngiga gini ni mo eh. Siya, unsa man kurso ni mo, no? Siya karon believe na kayo siya na ako. Oh, sige, wala nang taigong oras. Salamat kayo mga igala sa inyong pagpaminaw. Dagang kayong mga angayan po unta natong hisgutan, pero kay kuwang nagyapon na sa oras na 2020 na lang ining atong ikanapulong tuig sa atong panag-uban sa programa na to. Mayong adlaw, mayong udto, o daghang salamat. Naanatay stocks sa kape ha, adto na mo niya, naanatay stocks. God bless you and go with God because God goes with you. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas. Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.